So, bawa sa ito, mayroon akong dalawang line breeding na ano, kumbaga. Oh, alam ko yung iniisip mo, bro. Gusto mo silang pagparisal para medyo. So yun, dito nga kami sa ano, loft ni Sir Joel Regalario. So inaantay na namin siya palabas. Ayan, may bata dito. Ano pala? Sir! Sir, ano mo? Merry Christmas, oh! Kamusta? Simula pa lang, sir. Ilang bad lang din ang ano, yung awa. Start ako talaga yung Andre Guitar. Yun lang yung ano namin. And then, at that time, may isa pinakasikat na panser ngayon. Dati, sikat na siya noon. So, tinignan ko kung ano yung profile ng ibo niya. So, meron siyang Jansen. Pinepero niya to sa Andre Guitar. Sa Andre Diriri at saka Delba. Bale ngayon, sir, yung mga guitar mo dyan, puro pa din yun. Ang tawag natin doon yung inbreeding. For example, ito yung unang-unang litar, yung anak niya is 50%, di ba? Pag binalik mo siya, meron ka 75. Pag binalik mo si 75, 87. Si 87, pag binalik mo, may 93 ka. Si 93, pag binalik mo, 97 plus percent na yun. Yun na yung future breeder mo, saka yun yung para masave mo siya. Kasi hindi naman siya forever na nangingitlog at hindi rin forever na buhay. So, bawa sir, ito ha, mayroon akong dalawang line breeding na ano, kumbaga, inbreak. Alam ko yung iniisip mo, bro, gusto mo silang pagparisal para militar ka. Hindi, yung pagka-cockroach, yun nga doon ako nagugula kasi pare sila ng purong line, inbreak, saka yung ano, pagka-inbreak ko sila. Yung po si inbreak sa kayong litar, yung anak nun, pang race mo. Pang race yung mangyayari gano'n ang galapas niya. Si inbreak sa kasi litar, diba? Nag-aris mo yung anak pang, ano, pang mo. At the same time, magtatabi ka rin ng anak. For example, yung tarmo is lalaki, magtabi ka rin ng anak na babae para mag-umpisa ka rin mag-inbreed. Kasi mga 5 years yun bago mo makopya si litar mo, tsaka si inbreed mo. Para makapaglabas ako ng ano nila. Oh, para mo na. Yun yung inaano ko. Pag inilabas ko kasi ba, magugulan ako. Anong basta pag pinagparis mo sila, automatic. Meron kang panglaro, alam mo, isang pair. O dalawang pair, nagpa-yaya ka. Yung patlong pair, itabi mo, para pag nagkaedad sila, babalik mo sa mga magulang nila. Yun na yung umpisa mo ng inbreeding. Kasi yung anak, 50% na parehas eh. Tapos yung pagka may nilabas nun, doon na ako magbabalik na para puro-puro nila. Para doon, kasi ilang balik nga, di ba, sa ko? From 50, 75, 87, 93, 97, apat na balik. So, meron ka 97. Yung 97, pwede pa rin sana natin ibalik. Yan lang, hindi mo na pinabangan yung anak eh. Sinubo ko na nga, anim na balik. Yung ulo nung kalapate, mukhang baby. Iba, o ganun nga daw, parang may upload. Tapos yung pakpak niya, baliktad. May ganun nga ako na, ano, so, para pakinabangan mo, it's around 97. Kaya nga yung iba, parang kung gusto nila mag-save ng line, nag-ano sila. So, yung na-shortcut nila. Yung magkapatid, pinagpapaas. Di siyempre, kung ano yung line nun, litar. Litar na. Hindi ko ginagawa kasi yun eh. Kasi nakita mo, 97 plus percent. For example, 2% yung impurities niya. Pag dalawa, pinagpaaris mo, yung impurities niya lumalaki. Eh baka balang araw, kala mo, 97 plus percent or 90. Palagay mo, 90% na lang. Yung pala, 50% na lang siya kasi yung kaka mo na pair. Puro-puro kasing inuusapan pero yung... Mas mainam kasi sa ibon lang eh. Kasi makukuha mo talaga kung ano yung... Kasi kahit magkapatid, hindi naman perfectly parehas yung genes niya eh. So, parang tayo, magkakapatid tayo, magkakaiba pa rin tayo ng ugali, di ba? Ang layo naman sa okay, sa magulang. Layo naman sa magulang. Magulang, bayit. Ito, ganito. Yan. So, ganun din na mas mainam. Sa isang ibon ka, gukuha ng inbreeding. Tapos, ano mo, dalawa o tatlong pirihan. Doon ka kukuha, hindi yung gagay mo. Parehas na litar, okay, parehas na Jansen. Pag parisin mo, syempre, ito yung Jansen ng anak. Pero ang point is, kailangan natin yung mas malapit. Kasi hindi nga natin siya mapipure na 100%. Meron tayong impurities na around 2%.
mas malapit yung isa lang pinanggalingan. Talaga isang lipon. Pag sinabi ba siya ano, sir na line breeding? Yung line breeding, siguro mapapahayo to. Kailangan ibisado mo yung ipon mo na pagsisimula yung line breeding. So, yun din, doon ka pa rin, mas mainam po pure na ibon, pure. Kasi, yung line breeding, for example, yung pair mo, naganap ng champion. Yung line breeding, gusto mo, sila na rin yung pag-uuna mo ng panlaban eh. Kasi nga, nandun na yung dis, may nag-champion. Yun yung isang line lang. Oo, hindi. Kung dalawang line lang, yun nga yung sabi ko na mas mainam kung dalawang lines. Kasi kung apat na lines na yun, lupa, cross ka, cross, apat na lines, may nag-champion. Parang mahirap, mas mahirap kasi hindi mo alam kung ano yung magdodominante na genes niya eh. For example, ABCD yung line niya. So, ang naging dominant niya nung nag-champion siya, AC. Eh, nung pinag-pair mo sila, ang naging dominant is AD. Baka iba yung magiging resulta. So, mas mainam kung dalawa lang yung linya. Littar Jansen, o, oh, Littar Jansen line siya. Yung line breeding kasi itong anak na to, pwede mo siya iparis sa kapatid. Kung lalaki siya, paparis sa kapatid ng nanay niya. Paparis mo sa kapatid ng nanay niya. Yung magiging anak, kakarera mo pa rin. Yun yung tinatawag na line breeding. Or sa kapatid ng lola niya. Paparis mo doon yung magiging anak. Kakarera mo pa rin. And maganda pa rin resulta ng yung tinatawag na line breeding. Ayan, bakit sinimulan ko na, bakit gusto ko na kilala mo. Kasi pa rin hindi ka maligaw. Baka kaka-line breed mo, inbreed. Pumasok ka na pala dun sa inbreed. Sa inbreed. O, yun yung ano dyan. So, sa akin, yung sa mga nag-uumpisa, tinuturo ko talaga ako. Kasi, safe na safe ka dun. Hindi ka mag-aalala dun sa abnormality. So, paano nga yung sir? Paano naman yung ano? Yung sistema, ba? Sa mga breeding, sa talaga. Meron ako dun sa YouTube eh. Nag-uumpisa, ika-cleansing, mga ganito. Saka ito, bibigay ko sa inyo to eh. Ayan nga, ayan din yung ano, pinuntahan ko dito para makuha ko yung ano. Ayan, tigisa kayo. Tamang ano, sistema ng pagkakalabasyon. Dito nga lahat. Lahat yan, kompleto. Ano, kapaloob dito. Ito rin yung gusto ko talagang ano, mapag-aralan din talaga. Ano yan eh? Para masundan. Wala nung 1986. Halos yan na yan. Ang nabago lang siguro yung may mga nadagdag na konting gamot. Pero yung system, hanapin ko nga yung original na ginawa ko sa likod ng resibo yun eh. Eh yung resibo may date yun eh. Sa likod nun yan. Yung bandages nila. Pero dati iba pa yung gamot eh. Dati halos ang ginagamit natin yung mga gamot ng tao eh. Yung Brewers dati yung tablet, bibili ko sa Mercury. Ngayon meron ng mga Brewers na pangkalabate. So sa sistema ng pag-anong sir, pag-re-raise, ano arin na marami ka rin pinapasok na gamot o tamang gamot lang? Marami kasi dami ng lumalabas na puro gamot na yun. Marami kailangan na gamot yung ibon. Kailangan ibigay natin sa kanila. Hindi ako naniniwala doon sa nasusunog. Kasi ang dami yung binigay na gamot. Kasi yung mga vitamins, pag binigay mo yun, yung sumobra, tatapon lang yung system niya yun. Kaya nga nagbibigay tayo ng garlic, tsaka nagbibigay tayo ng pigeon tip. Ang linis ng system. Ang masusunog yung bulsa natin kasi sayang yung binibigay natin, hindi naman pala magagamit ng ibon. Kaya dapat. So, kailangan, alam mo kung ano lang yung kailangan at ano lang yung tamang bigay. Hindi pwede yung lumalayo yung karera, nadagdag ang gamot kasi malayo lang. Kasi breeding pa lang, kailangan na natin magamot. Yun yung totoo, hindi totoo yun. Hindi totoo para sa akin yung sa race na lang ako magbibigay. Kailangan kasi super healthy and hindi naman nila makukuha lahat sa patoka yung kailangan nila eh. So ano na yung mga kailangan ng kalapate, yung mga B-vitamins, yan tinatawag natin yung B-vitamins, magde-develop yun yung sa katawan nila eh. Katawan, buto, pakpak. So, paano kung hindi naman niya makukuha sa patoka lang yun? So ano, magbigay ka. Sa bulod lang eh, ganun pa rin yung old ways pa rin natin na dati rin ginagawa ko yun. Pakainin mo paminta, puskusin mo ng bawang, mga ganun. Pero ano nga ba talaga ang gamot dun, sir? Blutong, hindi ginagamot yun. Kanyahayaan. Kusang nga ganun. Nasa lakas na ng ibon yun. Oo. Kung kaya niya i-handle yun. Pagkain namatay, mahina, may problema na kagad yun. Siguro, kailangan din natin,
ingatan, huwag lang sa tayo dito magkaroon ng infection. Yung infection naman, nang gagaling yun, kasi iniinom ng tubig, kung naiinom man ng ibis, ng daga, kasi iinom yun ng lapati may bulutong. So, maaaring mamaga. So, pwede naman tayo magbigay mo antibiotics, antibacterial. Yung water soluble lang, bigay mo. Pero kung nagginawa mo pa yun, tapos namatay mo yung experiment, mahina yung... Hindi niya tinalo yung bacteria, kasi yung bacteria kaya nilang talunin. Eh, yung ano sir, yung sa one eye cold. Antibiotics, antibacterial lang. Pero ang payo ko doon, huwag kayong gagamit agad ko ngayon, yung malalakas na gamot. Like yung may mga doxycycline. Yung mga may doxycycline kasi yun yung pinakamalakas na antibiotics natin yun para sa ibon, sa animals. So, gamit kayo ng mga dating mga antibiotics. Yung mga Betracin Classic is one example. Then, marami tayong mga antibiotics na old school. Yung mga apoptic. Old school yun eh. So, pag gumaling doon, kasi kung titrayan mo agad ng pinakamalakas na antibiotics, gagaling din naman. Kaya lang ang problema, kung magkasakit uli yung ibon mo, wala ka nang pwedeng ibigay para gumaling siya. Kasi binigay mo sa kanya yung pinakamalakas. Kaya dapat tama yung tibla ng gamot. Hindi tayo pwede. Yan nga, yung isang ninanayagot natin, yung correct dosage, yung ilang araw. Isang, hindi nila napapasok. Yun, dito. Kasi sabi nila, uy, ano yan? Tatlong araw lang yan. Kaya nga, yung pagkakalapati, kailangan scientist ka rin. Alam mo yung mga sukat, kahit yung mga sukat. Hindi nakalagay lang ato, 7 days, 5 days. Oh, 3 days pa lang gumaling nga. Very good. Pero dapat talaga masunod. Oo, masunod yun. Kasi hindi mo alam kung namatay yung sa ano yung... yung nakikita pa lang natin, wala na yung magano mata. Pero hindi natin alam, meron pa lang natin. Tinigil mo, yung kalaban mo, pag umatake uli, mas malakas na yun. Yung bacteria, dun lumalakas yun. Hindi siya totally namamatay. Siyempre, mas malakas na yun. Hindi ba ano, makakita yun? Oo? Hindi lang yun. Oo, hindi ka. Yun, pasok tayo sa... Leader. Kung konti lang ibon dito kasi darating yung mga ibon. Ibon mga ano. Mga bird. Kaya papasok tayo. Ayang bird. Dadaan lang. Tawa nga ako, pre. Tayo sa ano niya. Hanggang wala yung paggitna, baka lumusok. Oh. Yun, ganda nga ng ano, ng viewing dito ni Sir, bundok. Ayan. Ito yung viewing niya. Dito yung, dito lahat bumababa yung entry niya. Dito yung reader, kaya lang tinanggal ko, hindi walang race eh. Diyan yung, ito yung clock. Yan yung clock niya. Ito Sir. Yung mga ibon dito. Pang-Norte na yan. Mga pang-Norte. Norte na nung MMFC, Young Bird. Mga October, next year yung laro niyan. Tapos pero kunti pa lang. Yung sa South? Wala. Meron, pero ano, pansarili ko lang kasi yun. Ito kasi, may yung iba niyan, iba may ari. Yan yung mga ano, mga naka-entry. Mga naka-entry yan. Tapos naka-MMFC, Young Bird. Ayan, kakarating lang, kaya nakahiwalay. Naka-viewing pa sila ngayon? Oo, ano to eh. Ito yung biyari ko, pero pagkatapos ng South, patatakpan ko na rin to. Doon ko sa taas lalagay yung aviary, kasi gagamitin ko rin. Medyo marami yung ibon ngayon eh, around mga 400 siguro eh. Marami nga. Tara. Ayan, kaya makikita mo, pare-pares rin yan. Green, yung yellow, salang. Green, yellow. Yung green, yan yung MMFC Young Bird. Young bird dyan, mga halpatids. Yun, yung mga nakakahuli. MMFC Green Norte. Hanapin yung may-ari. Oy, balik nyo. Tapos yung dilaw. Sa local club dito yan, MMFA. So, naka-double entry na agad siya. Bukod dun sa laro niya sa OLR. So, yung mga ibon na yan, tatlong kategory na agad laro niya. So, yun, ganda pala. Yun lamang, wala pa naman eh. Ito yung mga pan-south, 11 pieces lang yan, sa akin lang yan. Pansarili. Pan-south niya. Meron pa doon sa baba yung mga napilay-pilay, mga ano, hindi ko pa uli na akyat.
Ito, wala na lang. Dami pa ng blanco. Yeah, pero mga marks, pakita mo kung ano. Kasi bawat isang compartment. Sa March, ano na yung laro nun? Wala, yung pa yung pang October. Ah, mga pang pang. Padating pala yung mga ibon. Kasi hindi lahat ng lumilipad dito akin. May OLR tayo. Tayo, meron pa dito. Hindi lang ano, ano tawag dito? Well organized. Pero yan lang kaya ko kasi. Nga, yung mga ano nila, mga breeder niya dito. Pero karamihan dito, sir, puro ano, guitar. Oo, yung mga checkered blue bar, halos lahat yung guitar. Meron lang mga nasingit, yung under the riri, yung mga del bar. And may ibang lines na ano. Pero halos lahat. Kaya lang sobra-sobra yung mga lalaki. Halos lahat nung nasa labas, lalaki. Ito, may puti din. Ito, sir, ano line to? Sayon and guitar. Yung puti, sayon, Paul Sayon, yung lalaki, under the guitar yun. So yung anak panlaro yan. Ayan, ganda. Ito sir. Black check na to. Yung Yuman and Andre Litar. Yung blue bar yung ano, Andre Litar. Ano, yung Yuman yun. Ah, yung Yuman yun. Yung black check na to. Ano na. Ano ng ilong. Gantaw na yun, sir. Ito yung may dad na. Yan yung napakatid na. Ayan yung, yan yung litar na super liit. Super tibay. Yan line na yan. Talagang ano sila, magkapatid talaga sila, sir. Oh, Nesbit yan. Ayan, yan yung kukunin ko. Ayan ba yun, sir? Oy. Oh, yan. Baka mo yan, hindi. Yan na yun. Ayan, yan yung mga ko. Asa magulang nila, sir? Well, yung po na magulang. Hindi nakasali sa ano. Pero nandito? Nandito. Eh kasi yan yung ano ko eh. Mag-start kayo dyan. Huwag na yung hindi, pero nandyan. Nakasan dito yung magulang. Ayan. Kami. Ah, ayun, ayun. Saka yun lang. Ito po ayun, naglilimlim. Oo, oh, yan. Inbreed yan. Nakita mo pati insurance. Matching mo ka. Ang gusto ko lang naman talaga maano dyan, yung line niya talaga, yung purong litar. Ayan, ayan yung magulang. Ito, yung babae. Lalaki. Lalaki. Ayan yung babae. Dilimlim. Meron sila ulit itlog. Ito ngayon, kasama ko. Masabi mo? Ha? Napakalaki, napakarami, napakaraming bundok. Ba may shoutout ka? Sino gusto mo shoutout? Shoutout nga pala sa Bayabas. Sa pamilya mo, sa Pangasinan. Ano, okay tayong lahat. Tapos na yung pandemic. Yun. Ayaw, mga kalapatids. Dito ko natatapusin yung video na to. At uwi na kami. Ayan. Salamat po sa regalo. Please like, share, subscribe. Ingat.